araw ay may dalang mga posibilidad. Nang tagumpay o kabiguan. Nang ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang
Is the light green? Gumagawa ng mga sombrero, nagluluto ng ginatan, nagtitinda ng tusino, do something. Because the Lord wants you to be prosperous, but the Lord would like you to work. So let this year be a prosperous one. Work, make wealth. Christians are to take over the patrimony of the planet. Ang planetang ito ay ipinamana ng Diyos sa kanyang mga anak. Dapat lang namang bawiin natin sa kamay ng mga hindi mananampalataya. Christians must run the wheels of commerce. Christians must run the wheels of government. Christians must run the wheels of everyday life, of the cultural fabric of the people, para ang mga Kristiyano merong say, para hindi tinitusid-tisod, tinisiklot-siklot, pinipitik-pitik, at inilalagay-lagay sa isang sulok. Dapat ang mga Kristiyano may boses. At dito sa mundong ito, para kayo magka-boses, you must stand on economic ground. Alam nyo yan, kahit sa ating mga pamilya, kahit sa ating mga angkan, kung sino yung kumikita, siya ang may boses. Di ba? Kung sino ang nagdadala ng pera sa bahay, siya ang merong say. Ganun talaga yon. At sa ating bansa, if you want to take charge of your destiny as a church, as a people, not only in this country but also in the world, you should control the world's economy so that we can set the agenda of the planet. Hindi tayo mga tinitusid-tusod lamang. So enough of this coyness. Tama na yung mga exaggerated humility to the point of being useless and unproductive. Christian, you must be productive. Students, you must excel in school. You must excel in school. Kapag nagpa-Bible study kayo, iginagalang ba kayo on an intellectual level? Alam niyo nung araw, although ito naman hindi fine example, kung lang, Exhibit A. In my days nung araw sa kolehiyo, may dala-dala na akong Bible. You know, I was siguro mga first year at college, second year college nung na-meet ko si Lord. Tapos may dala-dala na akong Bible. So, ano yan? Hindi man uso sa UP nung araw yon. Usong-uso na yung amino acids. You know, ang beginning ng life. Sabi ko, sino ka man para magsabi niyan? Mas mataas pa grade ko sa isa subject na to. O, di hindi nakakibo. Kung nagsasabi niyo yun, ibig sabihin, you take an upper hand. Hindi, huwag yung gayahin, ha? Ang point ko lang, meron din yung point. Kung kayo respectable, intellectually, mas mapakinggan naman siguro kayo. If you're in the lowest 10% of the class, tapos kayo magpapa-Bible studies eskwela, wala siguro makikinig. Di ba? So, excel. Students, you excel. Excel. You know why Paul was able to do so much? Because he excelled. Because he excelled. Kaya dapat ang mga Kristiyano, excellent. Kung ikaw ay pintor, magaling ka magpinta. Excellent ka in your field. You don't have to be somebody else. Kung ano kayo yun, but be an excellent person. Kung teacher ka, ikaw isang maestra, magaling ang iyong record. Kung ikaw ay isang banker, isang empleyado, whatever, maganda ang iyong record. Excel. Then you will earn respect. And this respect will open up many doors for evangelism. It will open up many doors. And so, it is very, very important to realize this. God has a plan for you. The plan is to prosper you. And plan not to harm you. Marami mga tao, takot na takot sa kalooban ng Diyos, akala nila, pag sumunod sila sa Diyos, they will be harmed. Number one, yung mga tinatawag ni Lord sa full-time ministry, naku, paano na yan? Di maghihirap tayo. Ibig sabihin, ganun yun. Sabi nila, I know the plans I have for you. Plan to make you poor. Hindi naman yung sinabi yun eh. Plan to prosper you and not to harm you. Pag may plano sa iyong Diyos, it's not to harm you. So, it's from the evil one. Yung sinasabi, naku, paano naman ako susunod sa Diyos? Paano naman ako may missionary? Baka hindi ko na madala ang mga anak ko sa Star City. Yun ang ganang mga klaseng, hindi po yung totoo. And I think we are surrounded by many very unimpressive examples of people who went to the ministry and became miserable and became very poor. Palagay ko kasalanan nila yon. Bakit nangyayari yon? Because ang plano ng Diyos is not to harm you. Or maybe they are called to a certain ministry na ginagawa talaga na ganun ang situation nila because that should qualify them to minister a certain way. Pero hindi po totoo that if you get into the ministry, magiging poor. Na pag sumunod ka sa Diyos, mawawalan ka ng nobyo. Na pag sumunod ka sa Diyos, hindi sasaya ang iyong buhay. Pwedeng mawalan ka, baka palitan. Pero hindi ka mawawalan, baka bigyan pa ng better.
At kahit hindi ka binigyan ng better, eh, bibigyan ka naman ni Lord ng sense of fulfillment, kahit ikaw lang or something. The plan of the Lord is not to harm you. Kaya yung mga ibang mga kabataan, kahit na mga unbelievers, nakikipag-relasyon sila dahil para bang pag sinunod ko ang Diyos, yun na naman ang choice ko. Tapos titingnan yung mga Christians sa church, ek, harm na yata ito. So pipili ng iba. But remember, the plan of the Lord is not to harm you. Ang kulit ko po, ano, paulit-ulit. Kasi dapat maintindihan natin ito. Gusto ko paulit-ulit-ulitin. The plan of the Lord for you is to prosper you and not to harm you. Huwag tayong matakot sa Diyos. Huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Huwag tayong matakot sumunod kasi Siya ang may plano, alam Niya ang plano, and He knows best. But we've got to listen and obey and cooperate. So that's one aspect that we like to remember all throughout this year, that your life is not your own, it belongs to God, and God has a plan. Dapat natin itinatanong sa bawat oras na nangyayari sa ating buhay, Lord, ito po bang ginagawa ko according to your plan? Marami pong buhay na sasayang. Kasi kung ang plano ng Diyos, eh patungo kang ganun, eh patungo ka ng ko, tapos magpapalikuliko, magpapaganyan-ganyan-ganyan, tapos marirealize, oh, confess, balik na naman, tsaka palang uli, back on course. And then magpapalikuliko uli, kaya ang tagal-tagal na nandito pa rin, hindi nakakarating dun sa malayo. Kasi nag-aaksaya ng panahon. Every step must be ordered by the Lord. Another thing that we have to remember, it is not for you to direct your step. Anong sabi ng verse? It is not for a man to direct his steps. Sabi sa Jeremiah 10:23. It is not for you to direct your step. Proverbs 16:9, in his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. Ang tao daw gumagawa ng sarili niyang plano, pero ang Diyos dapat ang nagtuturo ng mga hakbang na dapat gawin. Psalm 119:133, direct my footsteps according to your word. At isinunod pa niya, let no sin rule over me. Sa Job 14:6, surely then you will count my steps. Sabi ni Job sa Lord. And Psalm 37:23, if the Lord delights in a man's ways, he makes his steps firm. Ginagawa niyang matatag ang bawat hakbang na ginagawa ng tao. So, the Lord sets the agenda of your life and mine. The heart of the matter that I have a burden to share with all of you is this. Don't move without God's go signal on anything substantial. Substantial naman, hindi yung lalagyan ko ba ng tuyo ang champurado o hindi. Eh, hindi na siguro kailangan ikonsulta yon. What is substantial? Anything, any move that will profoundly affect the future or other people or yourself. Decisions. What course to take? Magsishift ba ng course? Sino ba? Sasagutin ba itong manliligaw ng yes or no or wait? O kaya para intriguing, maybe. Ano kaya ang gagawin ko? Magpapakasal ako this year, next year, or what? Papaano kaya? Lilipat kaya kami ng bahay? Lilipat kaya ako ng trabaho? These are substantial moves. Anything that will affect you, people around you, dapat ikinukonsulta sa Diyos. Gano'ng karami sa atin ang gumawa ng mga hakbang last year na hindi kumonsulta sa Diyos? How many of you made decisions last year na pinagsisihan nyo? Marami din. At syempre may kasamang pait at pakla at hapdi. Diba? Ang bawat isang desisyong mali. So, the heart of the matter is, Christian, and if you're going to remember this message for only one thing, I want you to remember this. Don't move without God's go signal. Dapat ang lahat ng ating mga desisyon isasangguni sa Diyos. What are the results of going without God's green light? Sa traffic, anong nangyayari? Pagka hindi ka naman green, nag-go-go ka, nakakabanggaan. Bumabangga tayo. Alam niyo kung kanina tayo bumabangga? Dalawa lang naman eh. Bumabangga tayo sa Diyos. Dahil hindi niya tayo pinapag-go, ibig sabihin, mabangga tayo sa Kanya. Gusto niyo yon? Ayaw. Isa pa, babangga tayo kay Taning kasi siya ang nakahamba lang dyan. If the Lord gives a green light, alis dyan. Pinapaalis niya siyempre si Taning dahil green light niya yun eh. I mean, bukas yun. Kasi siya ang nagpapag-go. Alam nga naman sabi niya, o sige, go, tas may nakahamba lang. Aalisin niya lahat yun.
Kaya tayong mga kapatid, pagka tayo umaandar ng walang green light ni Lord, bumabangga tayo sa Diyos at bumabangga tayo kay Taning. Dalawang puwersa ang kaya nyo? Hindi. Kaya importante, don't go without God's green light. Because we will collide with God's will, we will collide with other people's errors, and the result will be pain, damage, suffering, sorrow, and loss. How can we get a green light from God? Ito, alam niyo na to. Review lang. Paalala daw ay gamot sa taong nakalilimot. Kailangan naaalala natin madalas. How to get a green light from the Lord? Sa ulo yan ng choir. Bibilangan nila kayo kung gusto niyo eh. Sa ulo niyo to. Kasi pag sinasabi ko to, nagbibilang kayo. Nakikita ko kayo eh. Okay? First of all, you should know God's will. Paano niyo naman malalaman ang plano ng Panginoon kung hindi natin alam kalooban niya? So we should know God's will, God's expressed will. Yung will niya na sinabi na niya, na alam natin. At ano yun? Where do you go? Church, where do you go to find God's expressed will? Yes, you go to the Bible. Bakit parang napaka-apologetic yata? Bible. O hindi pa sure. Baka sasabihin niyo, Madam Auring. Ha? Huh? You go to the Bible. Anong sabi ng 2 Timothy 3:16 and 17? Why don't you open your Bibles? Ang mga walang dalang Bible, kurutin. All scripture is God-breathed and is useful for what? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Para daw ano? So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. That's why alam natin dapat ang Bible. Gano'ng karami na sa inyo ang may bagong memory verse? Sabi ni ba, alam mo amang matanda na ako. Eh, wala akong matanda-matanda no? Sa pagmemorya ng salita ng Diyos. Because si Moses nga eh, 120 years old na nung namatay. At sila Adan ay 900 years or something. So, kayo 90, very young. Very young. Diba? May gatas pa sa labi. Oh. So, nakikita po natin na walang matanda para dyan at lalong wala namang masyadong bata para dyan. Memorize God's Word. Know God's Word. Read at least a chapter a day. Bible reading is a must. Bible reading is a must. Hindi pwede na nasa Bible study lang nabubuksan yung Bible, sa church lang nabubuksan yung Bible. Dapat po basa tayo ng basa, basa ng basa ng Bible. You should know God's expressed will so that you will know how to get a green light. Pag alam natin ang gusto ng Diyos, alam natin ang ayaw niya, di immediately alam na natin kung alin ang red light at alin ang green light. Hindi na tayo nalilito-lito pa. Then, pray for guidance. So you know God's word and then you pray for guidance so that the Lord can give you wisdom to apply it. Iba yung alam, iba naman yung alam natin kung paano gagamitin. Di po ba? Ano mahalaga rin alam natin kung paano gagamitin. So you pray a lot for guidance. And then, be sensitive to the meaning of events. Because the Lord can also speak to us through events. Yung mga nangyayari sa ating paligid. Although huwag kayong masyadong OA na kahit humamog, bumagyo, humangin, may ibig sabihin lahat. You pray to the Lord na mabasa ninyo kung merong special meaning ang mga events happening around you. But not every event should be given a theological value. Pero dapat naman, hindi naman yung talagang isinara na ni Lord lahat yung pinto, hindi pa tayo makaramdam na ayaw pala niya tayong papuntahin. Na ibinukas na niya lahat, hindi pa rin natin maramdaman na pinapatuloy pala tayo. Kailangan sensitive tayo doon. Alam niyo tayo, mind, body, and spirit. Kailangan yung spirit natin sensitive to the Lord's spirit. Hindi lang yung alam ng mind. What the mind knows is very little. Dapat alam din ng ating espiritu na makiramdam sa espiritu ng Diyos para nakatama ang ating what? Timing, nakatama ang ating pagkilos ayon sa kalooban niya. We should be sensitive to the meaning of events and we should be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Palagay ko po, pinag-aaralan ko kumisan kung ano ba ang mga kabiguan naging mga weakness ng Christian Church in the last 2,000 years. I mean, the real Christian Church. Masyado siyang naging intellectual na church. Especially since the Reformation, since the 16th century. Ang church masyadong naging intellectual. Puro aral, puro reasoning, Puro debate. Puro pagalingan ang nangyari. Nawala ang ministry of the Holy Spirit. Lahat na halos ginagawa ng Christian, merong batayan sa kanyang isip, pero kumisan walang batayan dun sa spirit niya.
Because the Spirit intercedes for us with sighs too deep for human words, according to Romans chapter 8. Ang ibalik natin, mga kapatid, yung ministry of the Holy Spirit in our lives. When you talk to the Spirit, you say, "Dear Spirit, tell me, what should I do? Lead me." Hindi po rin, gagawa ka ng graph, isusulat mo, advantages, disadvantages, puro mental. There's nothing wrong with that. Because there is such a thing as a gift of knowledge. But remember also, there's a gift of discernment. And discernment sometimes will transcend all intellectual barriers. Don't hesitate to cross intellectual barriers if you are led by the Spirit. Except that, the leading of the Spirit will never ever cross biblical barriers. Ano pong ibig natin sabihin? Kahit ang sinasabi ng utak ninyo at ng inyong katalinuhan at ng inyong edukasyon ay left, kung sinasabi ng Espiritu ninyong right, edi right. Sundin ang Espiritu. Pero ang Espiritu will not lead you to say, sabi ng Bible right, then left, and sabi ng Spirit left. Hindi pwede. The leading of the Spirit must always agree with the written word of God. But if the leading of the Spirit does not agree with your intellect, there are times when it will be wise to listen to your spirit. Sa katalinuhan ng maraming Kristiyano sa nakaraang 400 taon, ano naman ang nangyari sa Christianity? Sa pag-andar ng kukote and scholarship in the Christian circles in the last 400 years, anong nangyari? Division, pagtatalo. Nakita ninyo? When some people move in this country, they move as one. They have a show of force. On nag-march for Jesus, we were very glad that there was a lot of people. But did you know that only 5,000 churches joined out of 26,000 churches in the Philippines? Did you know that? Na dapat ang dami pa noon, times what? Times 6? Times 6 pa dapat yung crowd? But 1,000 chose not to join for one reason or another. Sa katalinuhan nila. Sa kaganito nila, in sense of division. We forget that all believers in the Lord are bound and united by one Spirit. I may not agree with the way you sing. I may not agree with the way you cut your hair. I may not agree with the way you dress. But if we are in the Lord, we're brothers and sisters. Once in a while, let's all be together and show this country that the Church of Christ is alive in this country. There is too much intellectualism and too much scholarship that we forget the ministry of the Holy Spirit. Even in the way the church is run, committee meetings, ganito, ganon, eto ang plan, eto ang goal, nakakalimutan yung leading ng Holy Spirit. Puro andar ng utak. But brothers and sisters, don't go to the other end of the pendulum and say, huwag na lang tayo mag-plan, huwag tayo mag-isip. I'm not saying that. Pero all thinking and all scholarship and all reason must be tempered nung laman ito, nung nandito. And there are times in our lives when you can only decide correctly when you listen to your heart. At yun siguro ang nawala sa church ng napakatagal, the power of the Holy Spirit to preside over the affairs of the church. And we should go back to that. So be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Be sensitive and open to godly advice. The church is gifted by God with people that can give you advice coming from the very mind of God. Seek out these people. Look for them. Pray. Once more, hindi na naman yung, sino ba dito ang mga BS psychology at kwan, makalapit sa kanya? And again, utak na naman ang papaandarin natin nun. When you want to seek counsel, you say, "Lord, sino po? Show me." At kahit yung mamang sorbetero, yung aling nagagantsilyo, itinuro sa inyo, yun siguro ang tinawag talaga ni Lord to minister to you. Pumunta ka dun. Dapat Christian. Pero hindi ko mo yung pastor, siya na yung advisor. Hindi ko mo deacon, siya na yung advisor. Because the Lord has gifted people. And even right now, hindi pa natin na-identify sa church natin kung sino ba yung gifted with this kind of counsel and gifted with discernment. So, ang ipagpe-pray nyo, "Lord, kanino po ba ako lalapit?" Hindi ibig sabihin na huwag kayong lumapit sa pastor o sa deacon o deaconess, no? Pero hindi ibig sabihin na doon lang kayo pwedeng lumapit. I look forward to the time when we will be able to identify in this church kung sino ba dito ang gifted by the Holy Spirit to counsel. We have people that attended our seminar on counseling where they may have been gifted. They may be not. May mga umaten sigurong gifted, merong hindi. Meron sigurong gifted na hindi umaten. Hindi natin alam. But only their ministration will tell. If you feel that you have the ministry of counseling, then let me know so we can refer you to people.
And you pray about it. Because the people of God need counsel. Kailangan natin ng payo. Kung minsan kahit ang ipapayo din naman sa atin, alam na rin natin, nakakaluwag na rin ang loob na nakapag-usap ka sa isang tao na naintindihan ka. At kung minsan hindi naman natin kailangan lagi magpayo, yung nakahinga lang ang isang tao at naipag-pray mo siya, napakalaking kaluwagan sa kanyang buhay. And we need this. Hindi lamang yung mga academic background ang tinitingnan natin. In spiritual work, it is the spirit that energizes. Although it's an added bonus if people have an academic training. It's an added bonus. But it is no guarantee that na yun na dapat yun. So be sensitive to godly advice. In other words, kung pagduduktong-duktongin natin to, mga kapatid, bago kayo gumawa ng isang desisyon, una, know the word of God about it. Lahat ng sinasabi ng Bible tungkol sa bagay na yun ay alamin ninyo. Lahat ng mga verses na sinasabi tungkol doon ay alamin ninyo. Pagkatapos, mag-pray for guidance and then be sensitive to events. Lord, gusto ko pong magbukas ng hardware. O, binibigyan ka ba ni Lord ng lugar? Binibigyan ka ba niya ng mga contacts sa mga supplier? This and that. O, dapat sensitive tayo sa events. And then, you read the meaning of events. And then, leading ng Holy Spirit. And then, advise. You go to some people and say, what do you think kung magbukas ako ng hardware? Magtinda kaya ako ng ganito? Magtayo kaya ako ng factory ng puto? This and that. So, ano kaya yun? So, you go through the process before deciding and then, feel for peace. Sa palagay nyo, kung nakakross na kayo sa threshold na nag-decide na kayo, yung parang decided na, tingnan ninyo ang inyong kalooban kung may kapayapaan. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, pag sinusunod natin, may kakambal yan na kapayapaan. The gift of the Spirit is peace. Sabi ni Lord, my peace I give to you. Hindi maaari na kayo ay dalhin ng Diyos sa isang larangan, sa isang gawain, sa isang interes, sa isang activity na pagkatapos nandun na kayo, to-torturein niya kayo na wala kayong peace. Dapat may peace. Kahit nahihirapan ang katawan, may peace ang kalooban. Kahit nahihirapan ang bulsa, may peace ang kalooban. Diba? At kahit you are being cut to pieces, meron kang peace. Diba? Nakita niyo mga Christians noong araw, they were cut to pieces. Kaya sasabihin ng mga nagto-torture sa kanila, rest in pieces. But what they forget is Christians, though they rest in pieces, rest in peace. Kung minsan nakikita niyo sa cemetery, ang dami-dami, rest in peace. Nasa peace nga kaya ito. Di ba parang wishful thinking? Mabuti pa yung Tagalog, sumalangit nawa. Talagang umaasa lang, hindi sigurado. Kapag kayo'y nandun, anong ilalagay niyo sa inyong lapida? Resting in peace. But hindi naman talaga rest, enjoying in peace dapat, di ba? Ano kaya ang ilalagay natin sa mga lapida? Importante yun. Nakakalungkot mga kapatid, ang dami-daming mga nandyan sa sementeryo, punta kayo, SLN, sumalangit nawa. Hindi alam kung nasaan. Matapos mabuhay at mamatay ng napakarelihiyoso, hindi pa rin alam kung nasaan. Sumalangit nawa pa rin. Kapayapaan sa kabilang buhay at kapayapaan sa buhay na ito. Malalaman nyo, if you're in the center of God's will, meron kayong kapayapaan. It's very important. Alam nyo nung camp, napakarami mga kabataan na nagsabing wala silang kapayapaan. And they found peace in the Lord. And if you find peace, that's everything. That's everything. Yan ang gift ni Lord. Hindi niya tayo gagawin, dadalhin sa isang plano, tapos walang peace. So isa yan na hinahanap nyo, may peace ba ako? Yung mga iba, may tindahan, alam nyo, may tindahan ako, may tinda akong ganito, may tinda akong ganun, dapat kayo magtinda ako nito. Sige, meron ka bang kapayapaan tungkol sa tinda mo? The mere fact na nagtatanong ka, mukha yatang wala kang kapayapaan, kapatid. Eh, isettle mo yan, hindi ko naman tatanggalin yan, ikaw dapat magtanggal yan. Nasa sayo. Meron akong ganitong ginagawa, parang ganito, parang nako-compromise ako, eh kasi, ganun. Oh, eh nasa sayo, may peace ka ba? Because the Spirit of the Lord will not allow us to have peace if we are in the wrong place. Peace. Be still enough, be patient enough before you make a decision. Nakita nyo, magre-research pa kayo sa Bible, mananalangin pa, kukonsulta pa sa mga godly counselors, mag-iintay pa ng peace bago gumawa ng decision. Don't apply this in emergency cases. Okay? For obvious reasons. Alam niyo na yon.
Kailangan doon sa mga bagay na merong mga lasting effect in our lives. And then, kung talaga nakapag-decide na kayo, mga kapatid, one final test kung tama ang inyong desisyon, look for the fruit of the Spirit. Unang-una na nga, sinabi ko nila, peace. Tapos yung joy. Dapat may joy. Meron tayong all kinds of fruit of the Spirit. Nandyan sa kalooban mo. Alam natin, kahit bumabagyo sa paligid, may kapayapaan sa kalooban. Kung wala, siguro you are in the wrong place. Merong mga tao, alam natin, marami tayong mga kapatiran kumisan dito, hindi mo makikita na matagal yun pala na involved sila sa isang local church somewhere, which is good if they are useful there. Tapos sabihin, alam mo, kuya mo lang nung nandun ako, wala yata akong peace, parang wala akong joy. Useful naman ako, pero wala akong joy. Sabi ko, ay hindi ka naman kinuha ng Diyos para lang maging useful. Gusto ka rin ni Lord maging joyful. Hindi naman siya nang gagamit eh, na o gamitin kita kahit di ka joyful. I mean, pag ginagamit ka ni Lord, binibigyan ka rin ng joy. So kung wala kang joy, baka hindi ka doon. Bumalik ka na dito. Parang ganun. Kasi we're missing you. Pero kung useful ka sa iba, may joy ka pa, di doon ka, siguro doon ka tinatawag. Pero kung wala kang joy, wala kang peace, hindi ka siguro doon. There should be joy. Kung minsan may mga profession kayong ginagawa, wala kayong joy, it's not too late to change professions. Kung gusto niyo mapalitan, halimbawa, ang inyong trabaho, isa kayong kawani, isa kayong empleyado, gusto niyo mapalitan ang andar ng inyong buhay, huwag kayong magsasubmit ng biodata sa inyong next employer. Dahil ang ibibigay niyang trabaho sa inyo, eh segon dun sa nakalagay sa biodata niyo, yung mga pinaggagawa niyo before, di hindi rin mapapalitan ang inyong buhay. Diba? So dapat iibahin ninyo. Huwag kayong magbibigay ng ganon. Iba naman. Ang ibibigay niyo, qualifications brief. Like what other things you can still do that you have not done. Parang ganon. Qualifications brief. You want to change your life? Change your life. You're not happy with the way your life? Change it. Because the Lord likes you to be happy. Hindi kayo happy sa ministry nyo? Change ministries. Baka hindi kayo doon. The Lord likes you to have joy. The Lord likes you to be free, to enjoy life, to be happy, to be smiling. Why don't you give your katabi a sweet smile? Mm-hmm. Sana laging ganyan, to be smiling. Pagka hindi kayo nakakangiti, something is wrong, we are not in the center of God's will. In other words, brothers and sisters, to know the will of God, to get the green light from God, we must be reflective enough. Napansin nyo? It takes time. Huwag gumagawa ng mga ora-oradang desisyon. Dahil si Satan ang may gusto na gumawa tayo ng ora-oradang desisyon. Why? Because error will be exposed by time. Remember that. Error will be exposed by time. Ang kamalian ay ipakikita ng panahon. Sa pagdaan ng panahon, nalalaman ang mali at tama. Kaya ayaw ni Satan na dumadaan ang panahon, mahahalata, mabibisto. Kaya gusto pirming nagmamadali. Kaya mga special offer na hanggang Linggo na lamang magmadali, mag-iisip kayo, bakit? Ayaw nila akong mag-isip na mabuti. Yung mga produkto sa supermarket na may kakabit na tabo, sipilyo, libre. Bakit? Kasi sa ating kasakiman, ang makikita mo yung tabo, hindi bali na yung pala, expired na pala yung product na binibili mo. Diba? O kaya substandard. You know, it appeals to human greed. Yung greed na you always want to get something that you did not pay for. Kaya sa mga produkto, sa mga ganyan, titingnan nyo, if there's something that they are giving you that you're not paying for it, naku, meron yung catch. Libo na lang ang babait nila. Ganon din yan. Pag maraming mga bagay na desisyon ang parang nagmamadali, may catch yun. Take time. Pag mga girls, pag sinabi ng manliligaw nyo, sagutin nyo na ako ngayon. Pagka hindi pa ngayon, lilipat na ako bukas. Oh. Lipat na ka mo. Sige na. Give me time. Kailangan kasi time. Alam nyo kasi ang katotohanan, habang dumadaan ang oras, lalong sumisidhi. Yung totoo at tama, habang ipinagpe-pray, habang pinapatagal, lalong lumilinaw. Kaya ayaw ni Satan nung nagtatagal eh. Kaya gusto niya madali. Para ikaw makagawa ng isang maling hakbang. Na pag na-realize mo, tapos na, mali na pala. And we are already damaged. Remember this, brothers and sisters. If it's the will of the Lord, take time. As time passes, the stronger it gets. Kaya mga sa amin, mga lalapit sa akin, Pastor, gusto ko po mag full-time ministry. Sabi ko, ay, pag-pray mo, gaano po katagal? Mga 6 months, iha. Ang tagal naman, ho. Sabi ko, eh, kung talagang gusto ng Diyos yan, kahit 6 months, nandiyan pa rin yan. Ngayon, kung emosyon mo lang yan, baka mamaya sumaya ka na next week, may iba ka na palang trabaho.
o naghahanap ka lang pala ng employment, inalok ka ng isang kumpanya next month, siguradong nandun ka na. So see me after 6 months and let's see. Hindi naman laging 6 months ang sinasabi ko. X factor lang yun. But the point is, if it's the will of God, we should not be afraid and we should not hesitate to let time pass. Because time proves the truth. Kahit sa pag-ibig, di ba, mga dalaga, mga naliligaw sa inyo, kailangan natatagalan. Mabuti pa nung araw, 7 taon bago sagutin. Napakasakit lang nga kung busted ka. Start ka na naman ng 7 taon kay kung kanino. Mahirap nga nun, pero you know, it takes time. Hindi yung mga ganun, nakita lang kayo sa Jollibee, nagkakindata na type kita, type mo rin, eh on na. Ano ba yan? Kailangan merong test of time. So, be reflective enough. Remember, brothers and sisters, we did not cover new ground today. Wala naman akong bagong sinabi. Kailangan lang realize natin yung lumang katotohanan. Do not go without God's permission. Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Maliban ang Panginoon ang gumawa, yung mga gumagawa ay masasayang ang pagod sapagkat masisira rin yon, ulitan na naman. Even in the ministry, ako personally, meron akong mga ginawa, mga kapatid, mga decisions na siguro hindi ko masyadong nailapit sa Lord. Wrong. We opened a church in Davao, ipagsisigaw ako sa buong planeta na to. Wrong. Probably wrong timing or wrong choice of worker. I have made some tactical mistakes in this ministry. And I'm talking through experience. Na hindi ko mo nasa ministry kayo, tama lahat ang gagawin nyo. Hindi ko mo, ang church dapat may choir, so dapat may choir. Hindi laging ganon. Kumisan tama, dapat magka-choir, pero tama ba sa panahon na ito? O baka next year dapat? Okay, ang church dapat may school, tama. Pero kailan? Ngayon ba yon? O 10 years pa from now? O 5 years? Hindi lahat ng parang tama ay tama na nga. Kasi dapat tama yung gagawin, tama rin yung timing. It's not only the act, but the timing also. So tama ngang i-review ko ang kapatid na ito, pero ngayon ko ba siya i-review? Timing ba? Tama. Nasagasaan pa lang siya ng pison. Hindi pa nadadala sa ospital pa, pagalitan ko na ba siya? Tama ba yung timing ko? Hindi naman lahat ng tamang gawin, itama yung timing. So it is important. So titingnan natin mga kapatid, tama ba yung gagawin? Tama ba yung timing? Tama ba yung cast of characters? Learn to wait upon the Lord. This year, make it a habit to consult with God. Make it a habit to consult with God. So right now, why don't we just be silent before God? I will suggest that you bring to God whatever decisions you already have made. Ano pong mga major decisions ang nagawa nyo na? Nagawa na, tapos na ang decision, pero hindi nyo pala nailapit sa Lord. Ilapit nyo ngayon sa inyo, Lord, tama ba? Kung mali, ire-replay ko, papalitan ko ang decision. What major decisions have I already made without really consulting with you, O God? And then, bring to God decisions that still have to be made. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang, is the light green? Jesus, Jesus.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Jesus. Thank you.